Hey guys, dito kami ngayon sa LTO. Ang anak ko kasi kukuha siya ng student license. Nagre-request. Pinagbigyan na namin kahit ayaw namin kasi napaka-delikado magmotor. Pero pray lang. Safe naman. Basta mag-aral ka lang. Katatapos niya lang mag-schooling ng TDC. Susunod. Yung ano naman, professional license ang kukunin niya pagkatapos nito. Kararating lang namin dito ng 9:30. Ang linis ng LTO dito ha. Ayun nga, kararating lang namin ng LTO. Ayun ang anak ko oh. Yan. Ayan na siya. Ano? Ano ka na kagad? Dito kami. Sinamahan ko siya. Alam niyo bang gamit namin e-bike? Malinis talaga na LTO dito. Medical na siya, guys. Ayun ata, papapasukin na siya sa loob. Ayun, papasok na siya sa loob. Nakakatuwa naman. Pagdating namin ng 9:30, medical na kagad siya. Madali lang naman daw kumuha nun. Tapos, mabilis lang talaga. Pagkatapos namin dito sa taas, nandito kami sa taas eh, ayan yung babaw. Doon kami pupunta, sa kabila, ayan o, dyan. Dyan kami papasok sa loob niyan. Medyo marami ng tao sa loob. Pero hindi katulad nung nandito kami ni Mister. Nung nandito kami ni Mister, napakaraming tao talaga. Sobra. Hindi ko alam kung na-share ko yun sa inyo nung nakaraan. Naulan ngayon, grabe, inulan kami. Pero konting-konti lang, medyo ambon lang ng konti. Ako naka-jacket. Yung anak ko hindi. Hindi siya naka-prepare. Ayan, dun naka-park yung aming e-bike. Yan. Yan, nakikita nyo yan. Yan, nag-iisa na yan. Yung napakagandang e-bike. Nag-iisang e-bike. Puro motor yung naka-ano. Naka-parking. Kami lang ata yung e-bike. Wala eh, nagre-request siya mag-motor na. Meron talaga. Kahit takot tayo mga magulang. Pray lang. Ganda dito. Naalala ko nandito dito si Mr. nun. Napakainit. Noong time na yon, ngayon naman umuulan. Ito lang, share ko sa inyo ngayon. Kasi, yun nga, minsan lang ako makapag-upload ngayon dahil busy. Dami inaasikaso ngayon. I-share ko rin sa inyo minsan yon. Maraming lakarin. Hintay natin yung anak ko. Mamaya-maya lalabas na yon. Dito pa rin ako sa labas. Nag-iintay sa anak ko kasi medical na siya. At ako lang nakaupo dito sa upuan. Ako lang mag-isa. Dami naming dalawa. Ay, tapos na? Tapos na? Ah, ang galing mo. Tapos na kagad? Tapos butay sa baba. Doon kami pupunta. Guys, yan. Yan, dyan kami pupunta naman sa baba. Mabilis lang pala. Let's go. Walang ka na. Andun na yung anak ko sa loob. Ako lang naiwan dito. Nakaupo kami dito. Sa labas. Pila po wala. Muna nga naghihintay lang po kami. Nandun po sa loob, mami, yung pila. Yung maghihintay, dito lang sa labas. Pero alam nyo ba, nung kasama ko si Mr. Ah, oo nga pala. Kasama ko rin tatay nun. Nandun kami sa loob. Nakapasok kami. Pero ako ngayon nandito, hindi napapasok sa loob. Bawal. Maghihintay ka lang pala. Talaga sa labas. Tapos, yun nga yung mga requirements dyan. Kukuha kayo dyan na magbabayad kayo dyan sa baba. Yung payment to. Pagtas nyo mag-payment, bibigyan kayo ng papel. Napipill upan nyo. Tapos, bago kayo papanik dun sa clinic, sa medical. Ang binayaran nga pala ng anak ko is 500 sa medical. Tapos dito sa student license na nakukunin niya is 250. Wala pang 1,000 ang babayaran. Pero na nag-aral siya ng TDC, ang binayaran niya is 1,000.
hindi ko lang alam pagka kumuha na siya ng pro na license kung magkano yung babayaran. Tatanong ko kay Mr. kung magkano yung binayaran niya ng nakaraan. Hindi ko na matandaan eh. Kalimutan ko na. Dito kami. Ang linis. Ang ganda. Ayan o. Malinis ang LTO nila. Ah, ang LTO natin malinis. Maya maya. Sana matapos din kagad para bago mananggalin. Kasi napunta kami dito. Nakarating kami dito ng 9:30. Anong oras na ba? Oo, anong oras na o? Oh, hindi. 9:30 pa lang. Ibig sabihin, maaga pala kami nakapunta dito. 8:30 pa lang. Mali pala yung tingin ko kanina. Kasi 9:30 pa lang eh. 9:30 pa rin dating namin kanina. Isang oras na pala kami nandito. Ano yung hinahanap? Kala ko ako hinahanap eh. Kasi yung ibang papel nandito sa akin. Ayan, tuloy natin yung kwento. Kasi kanina na putol o pinutol ko kasi gawa ng akala ko hinahanap ako. Kaya nagpunta ako dun sa entrance. Hindi pala. Assuming lang pala. Ayan, tapos yung requirements naman, yung TDC na certificate na inaral mo kung nag-aral ka. Tapos mga original daw na NSO o PSA. NSO, diba? O PSA na. Yon, original yung number certificate ha. Then, passport para magkaroon ng valid ID kung wala naman yung sa school. Pero mas hiningi nila, buti na lang dinala ko yung sa passport. Mas valid yun kaysa yung ano. Yung sa school niya kasi gawa ng, yun nga, 18 years old. Pwede naman din naman. Pero mas maganda kung yung passport, valid na talaga yun ng sobra. Yan, yun yung mga requirements o mga original. Magdala na po kayo, i-xerox nyo na. Pero meron naman dyan xerox. Ayan o, sa harap, meron dyan pang xerox. Basta dala mga original. Makakakuha ka na ng student license ng mga anak natin. Pero sa susunod, pag kumuha ulit siya ng pro, samahan ko ulit siya. Malapit lang naman to sa amin.